Palagay ko yung mga doktor na yon ay hindi sinasabing mag-natural immunity tayo by exposing ourselves. That natural immunity will happen naturally. Hindi tayo magpapa-expose. No? So talaga, like in the case of Omicron ngayon, talagang mabilis ang pag-spread niya. Bago mo pa halos malaman na meron yung isa, yung isang may kaso na may COVID, ay nakapanghawa na siya kasi may asymptomatic, mayroong mabilis, 1 to 2 days. Meron akong naririnig na gano'n. No? So, base sa pag-aaral, well, totoo na ang natural immunity plus vaccine immunity, yung tinatawag nating hybrid immunity, ay mas mataas ang level ng mga, let us say, neutralizing antibodies. Pero hindi, I don't think the doctors will say na, yes, magpa-expose kayo para magkaroon kayo ng natural immunity. Hindi po ganon. Kung ma-expose kayo, eh dahil nangyari lamang, pero hindi dahil nag-expose kayo talaga. Hindi yung sasadyain ko. Hindi natin gustong mangyari yan kasi hindi pa natin alam kung ano magiging resulta sa inyo. Pwedeng sa isang bata na maganda ang kanyang immunity, general health status, magre-recover siya. Mild, no? Pero pag yung ang natamaan ay ang medyo elderly o may immunocompromised condition, may comorbidity, baka hindi po yan mild at ma-hospital, mag-critical care o mas masahol pa, baka mamatay. So hindi po natin gugustuhin magpa-expose para lang magkaroon ng natural immunity.